dumako tayo sa paraan ng aking pag-aabono, no? Pag-fertilize sa aking ampalaya. So, tatlong uri ng fertilizers ang aking ginamit. Urea, 18460 o diammonium phosphate, at saka yung complete fertilizer, yung triple 14. Maliban pa sa fertilizer na atin pong in-apply as basal fertilizer doon sa lupa bago tayo nagdanim, ay kailangan pa rin natin na mag-apply ng fertilizer as maintenance, no? Na ito po ay susuporta doon sa halaman sa kanyang paglaki. Ito po ay kinakailangan lalo na kung ang lupa natin ay hindi ho kagandahan tulad po yung lupa na atin pong tinamnan. Kaya kailangan po talaga mag-apply ng fertilizer na magsisilbi itong alalay sa paglaki ng halaman. So, yung paraan ng pag-aabono natin ay drenching method po at saka side dressing. So, una, sa drenching method, ito po yung hinahalo muna natin sa timba, no? Sa tubig ang abono, tinutunaw muna natin bago natin ito i-apply. At ang ginamit natin pang-apply, no? O yung pang-takal natin ay yung lata ng sardinas. Yung lata ng sardinas po, equivalent of 150 grams or 150 ml. Magkalipas ng isang linggo ay mag-start na ho tayong mag-apply ng fertilizer. Ang pinakauna po ay urea. So, nakalagay ho dito, no? Week 1, unang linggo, 75 grams ng urea at 75 grams ng 1846. Ibig sabihin, pag 75 grams, kalahati ng lata. Pag 150 grams, isang lata. Pag 225, isa't kalahating lata. Pag 300 grams, dalawang lata. So, example po natin. Itong 300 grams ng 1846, ibig sabihin ay dalawang lata ng 1846. At plus, sa triple 14, 225 grams, ibig sabihin, isa't kalahating lata. So, total of tatlo at kalahating lata ang ating ihalo sa isang balding tubig. Okay? At saka, sa ating pag-apply sa bawat halaman, tag-iisang lata po. Pagkalipas ng 15 days after the first harvest, ay dodoblihin natin yung amount na atin pong ina-apply sa ampalaya. Sa halip na tag-iisa hong lata, gawin na ho nating dalawang lata sa kada puno ng ampalaya. At pagkaraan ng isang buwan, buhat ng unang harvest, ay gawin natin tatlong lata sa bawat puno ng ampalaya. Pang-apat na linggo o isang buwan ay naka-close parenthesis po yung flowering. So, in-estimate ko na ho na pagdating sa ganitong linggo, mag-start na siya mag-flowering. So, ibig sabihin, hindi na ho tayo mag-apply ng urea. Focus na lang ho tayo sa 1846 kasi sa 1846, andun pa rin yung nitrogen, which is 18%. Tapos, idagdag mo pa yung triple 14, which is 14% nitrogen. So, alalay lang, no? Kumbaga, nag-concentrate na tayo sa ibang nutrient elements na makatulong to support the flowering stage, no? The reproductive stage of the plants. Sa pagdidilig natin ng abono o drenching method, ang mga fertilizer nating in-apply ay puro NPK, nitrogen, phosphorus, potassium. Ito po yung mga pangunahing nutrients na kailangan ng halaman. Pero ang halaman ay kailangan pa rin yung mga microelements o mga nutrient elements na konti lang naman ang kailangan ng halaman, pero napakalaking tulong para sa pagbuo ng cycle ng halaman, lalo na sa pagbibigay ng bunga. At sa paraan ng foliar fertilizer application ay matutuganan natin ito, masusuplayan natin ang halaman ng mga microelements. Pero andun pa rin yung NPK, kasama na rin po yung calcium, magnesium at saka sulfur. At
kumbaga pinagsama-sama na dito, pati ng microelements like iron, cobalt, manganese, molybdenum, at iba-iba pa, boron, ay sinusupply natin ito sa halaman sa paraan ng pag-spray doon sa dahon at agad-agad itong tatalab. At makikita natin yung agarang resulta. Ang timing ng pag-apply natin ay sa umaga at sa hapon. Ang importante, may araw pa. Kasi sa time na yan ay bukas po yung breathing organs ng halaman, yung stomata, na makikita po sa dahon. At napakalaking tulong po talaga nito para mas dumami pa yung pagbubungan ng ating ampalaya. So mas marami tayo ngayong maharvest at tuloy-tuloy pa ito. May naka-check po kung kailan ako nag-spray. Okay? So dito, hinati-ho natin yung stage ng halaman, no? Vegetative and flowering or fruiting stage. Ito yung reproduction stage. So may nabibili ho tayo sa mga agri-supply, iba-iba po mga produkto. Meron ho tayong may bili na para sa vegetative, no? Meron din po tayo may bili para sa pagbubunga, okay? Sundin lang po natin yung dosage, no? Yung rate of application per knapsack sprayer. So, yan. Sundin lang po natin yung mga, yung naka-check na yan. Kung anong linggo tayo mag-apply. Lastly, side dressing. Ang side dressing po, ito yung pag-apply ng abono. So, hindi na po natin kailangan tunawin yung abono. Which is direct na ito na ilagay natin doon sa lupa. Pwedeng paikot sa puno. Pwedeng side by side. Ang importante, hindi ho malapit ho sa puno. Kasi pag the moment na makontak ito doon sa ugat o sa puno, ay mamatay po yung puno dahil sa sobrang init nito. Kaya naman ang ginawa ko ay nilagay ko doon sa pagitan ng dalawang halaman, doon sa pinakagitna. Pwede rin po sa gilid ng plat. Ang side dress application po natin ay every 15 days. At magsisimula ito 15 days after flowering stage ng ampalaya. At yun, tuloy-tuloy na itong gagawin natin every 15 days or twice a month. So yung composition natin, ganun pa rin yung ginamit ko, urea, 1846 at triple 14. Ang composition niya 19% sa urea, 40% sa 1846, and then sa triple 14 naman ay 50%, total of 100%. So yung dami nating i-apply po ay 10 grams lang po kada puno o isang kutsara. Okay? So mas maganda po na ibaon ho natin sa lupa. Nasa ganun ay pag ito'y nabasa, madali lang din po ito patunaw. Siyempre, huwag kalimutan patubigan ng ating ampalaya at pwedeng flooding method na idaan lang ho sa kanal ng plat. At mas lalong maganda pag naka-drip irrigation. Mahalaga ang timing ng pag-apply ng tubig at sa pag-abono, nang sa ganun ay mapabilis pa yung bisa o pag-epekto ng abono nating nilagay. Kaya yung naging diskarte ko, kung halimbawa ngayong araw ang schedule sa aking pag-abono, kahapon pa lang ng hapon ay pinapatubigan ko na ang aking ampalaya. Nang sa ganun ngayong umaga ay makapag-abono na ako through drenching method. So sa ganung paraan, mas mabilis na ma-absorb ng lupa yung abono na aking nilagay at mabilis din ma-absorb ng ugat yung nutrients. At paglipas ng 3 to 4 days ay magpapatubig ulit ako. Pero sa time na yan ay isabay ko na yung pag-spray ng foliar fertilizer. Dahil okay lang na magkasabay yung pag-apply ng tubig at din yung foliar, dahil nga yung foliar ay sa dahon lang naman ito ini-spray. Madalas akong nag-irrigate o nagpatubig bandang hapon pag ako ay nag-foliar. So bali dalawang beses po ako nagpatubig sa aking ampalaya sa loob ng isang linggo. Yung una before drenching, yung pangalawa ay sinabay ko sa foliar application. So lagi niyo pong tandaan na
Huwag niyo pong hayaang matuyuan po yung lupa. Dapat laging may moist. Hindi lang para sa ampalaya, kundi lahat ng halaman. Kaya lagi niyo pong i-check yung lupa. So yung lupa, yun po ang batayan niyo na kailangan niyo ng magpatubig kung sakaling malapit na itong matuyuan. Lalo pag namumunga na yung ampalaya, mataas ang konsumo nito sa tubig.